Whatsapp, sing YouTube kun hak. Diyos ko, Lord. Hello, mga chaps. I'm so panic. Nagpanic ako, mga chaps. Yung YouTube ko na. Diyos ko, Lord. Ang laki na ng hirap ko doon. Diyos ko naman. Yung mga videos ko doon, tas sinakto pa talaga na magpe-payday, putang ina, alam mo yon. Kasi mga chaps, ang payday ng mga YouTuber, lumalabas yan sa AdSense namin every 10th of the month or 11th of the month. Alam ng hacker siguro yun, kaya ano, sinakto niya talaga na ganun, no? Every 10th ng buwan. Pero nag-a-appear yun sa mga bank account ng YouTuber every 22nd or 21st of the month. And nag-live ako para i-announce sa inyo na yung YouTube ko na-hack, dinilit yung mga videos ko doon. I'm so panic talaga kanina, mga chaps. Akala ko mariretrieve ko pa kasi may nag-confirm, may nag-email sa email ko kanina. Then di ko naman na-ignore ko siya, pero di ko alam, siguro na touch screen ng phone ko. Tapos nakakuha ng accent yung hacker. Alam mo yung hirap ko doon, mga chaps. It's been 3 years. 3 years, wa? 3 years. Hindi pa nga ako 10 million, butang ina mo. 1.7 million pa nga lang yung channel ko. Kinurakot mo na. Ang sakit lang sa dibdib kasi sakto, sinakto na this month magpe-payday. Alam mo, laka-laka ng kita ko this month. Ang ina, makukuha niya lang yun ng ganun-ganun lang. Naka-live, oh my God. Naka-live siya. Naka-live siya? Ilan siya eh, di ba? Naka-live yung YouTube channel ko. Hindi ba yung pangalan? Ang hirap mag-build ng YouTube. Kung alam nyo lang, ay nakaka-stress, nakakapagod gumawa ng content. Nakaka-stress gumawa ng content at mag-edit ng content. Tapos mawawala lang yung pinaghirapan mo. Kung sino man dyan yung pwede makatulong sa akin, baka ma-recover ko pa yung account ko. Please, help me. Tinatry ko siyang i-retrieve kanina, te. Kanina pa talaga. Tapos naghanap ako ng pwede kong makontak. Tinatry ko rin kontakan yung Google. Tinatry ko rin kontakan yung YouTube. Pero unfortunately kasi talagang wala silang customer support. Diyos ko, YouTube ko! Nagpapanik ako, mga chaps, kanina pa. Hindi ko alam, di pa ako natutulog. Kanina pa, 7:20 a.m. na dito. Kanina pa ako nag-retrieve ng channel ko. Kanina pa ako nag-email. Kanina pa ako naghahanap kung sino makakatulong sa akin. 7:20 a.m. Wala pa akong tulog. Magdamag. Kung meron mga kayong kakilala, mga chaps, na pwedeng tumulong sa akin ma-retrieve yung account ko. Tingnan mo, ito yung kanina ko pa. Ayun yung account ko, hindi ko siya nire-refresh kasi once na i-refresh ko tong account ko, wala, hindi ko lang makikita tong mga to. Mas parang dinilit lahat, as in dinilit lahat ng videos ko sa YouTube channel ko.
21 na name ng YouTube mo, baka yung away mo. Kung alam niyo lang yung feeling, mga chaps, ng alam mo yun, yung parang ang tagal mong binuo, ang tagal ng hindi pa ako 10 million followers, hindi pa ako 10 million subscribers, mga chaps. 1.7 pa lang, pero andyan yung pagod ko sa content na mag-edit. Minsan nga, bihira na nga lang ako mag-upload kasi minsan wala na rin akong oras mag-upload kasi sobrang busy ko din. Tapos nakakapagod din mag-isip ng content. Kung alam nyo lang, ang mga creators, mga YouTubers, napapagod din yung mag-isip ng content na gagawin nila araw-araw para lang maka-upload for the views ng mga followers and subscribers nila. Ang hirap. Tapos ganito, mawawala ng ganun-ganun lang. Nakaka-stress. Na-stress ako. Hindi naman ako ganito, pero putang ina, yung pinaghirapan ko. Mawawala ng ganito. Baka isunod pa tong Facebook account ko, putang ina mo. Buti na lang na ano ko kagad kanina na security, ano ko kagad yung Facebook account ko, napalitan ko lahat nung pagka-hack ng YouTube ko, napalitan ko rin yung mga security ng nagsha-shake ako, mga chaps, sobrang nagsha-shake ako. Napalitan ko yung security ng sa YouTube, sa Facebook ko. And I think, di ko alam kung sa Pinas ba to na hacker or hindi ko alam kung saan ba to banda na hacker na to. Malay ko ba ang gagaling nila? Na parang andali sa kanilang mag-hack para lang makuha yung pinaghirapan ng isang tao. Alam mo yon. Nag-research na ako ng ganyan, te. Nag-research na ako ng how to retrieve your account. Contact Google, contact YouTube. Wala naman silang... Nanginginig talaga ako. Wala silang contact support. Wala silang phone number na pwede mong tawagan. Mag-i-email ka lang sa kanila pero hindi agad-agad sila magre-reply. Yun yung problema kasi. Kaya sabi ko nga, kung kaya ko lang, kung pwede lang, pwede akong kasi ang pinaka-main ng YouTube, I think, California or New York. I mean, Google pala. Kasi Google nakakonect na yung YouTube account ko, diba? So, Google, Gmail yun. I think, hinak niya muna yung Gmail ko, then kumonect, kasi magkakonekta yan eh, Gmail and Google. Gmail and YouTube. Hinak niya muna yung Gmail ko, then ang bilis niyang typein, ang bilis niyang baguhin lahat ng information dun sa YouTube account ko eh, at saka sa Gmail ko, nawala agad yung retrieving number, pati yung Gmail account ko na retrieving account, nawala lahat ng isang iglap. And then, eto na, nagbago na yung pangalan ng YouTube ko. And wala na rin yung iba pa ko video ko. Kung hindi ko man ito mag-retrieve, magbaback to zero na naman ako eh. Paano naman yung mga memories ko sa mga old videos ko, diba? Wala namang problema kung magback to zero eh. Yung mga memories ko doon, at saka yung this month na kinita ko, this month sa YouTube na sumakto pa, na sa kanya lang mapupunta, sobrang nangihinayang ako kasi pinagpagurang ko din yun, no? Utangay na, pumunta pa ako ng New York para lang makapag-upload ng bagong video, para lang makapag-upload ng bago kong vlog na pwede kong ipapanood sa inyo. Tapos, ganun, nawawala lang ng ganun-ganun. Oh my God. Nasa iyo kay si Lawless, as mo kaya palitan agad ang unsearchable name mo, madam. Si Paul. Nagsashake ako, mga... Tumatami ang tumatawag sa akin, no? Ayan na.
Pasensya na. Pasensya na kayo mga chaps. Gusto ko sabihin sa inyo na yung YouTube channel ko po na-hack. And hindi na yung Madam Kile kong pangalan. Nawala din yung ba. Ang ginagawa kasi nila dito, I think binibenta nila yung mga ganong account. Yung mga marami ng tawag dito. Maraming subscribers. Tsaka verified nila eh. Tingnan mo, hindi ko na ma-search yung ano ko eh. Hindi ko na ma-search yung Madam Kilay. Wala na. Hindi ko na siya ma-search talaga ng bongga. Sa Madam Kilay kong ano na account na Facebook. Pero yung... Machap, maluloka ako. Maluloka ako ng bongga. Alam mo yung tipong wala kang tulog ng isang araw. Umaga na. Kanina pa ako. Tinang mata, kanina pa ako iyak na iyak sa totoo lang kasi hindi ko alam gagawin ko, nakaka-stress, nadidepress ako, nagpapanik ako. Kasi pinaghirapan ko yun, hindi ako nag-inarte dito ha, putang ina. Kung sino nagsasabi, nag-inarte lang ako, tangina, kung alam niyo lang yung feeling. Kahit kayo nga eh, gusto nyo mag-YouTube, di ba? Yung iba dyan, gusto maging content creator. Ang hirap sa umpisa maghanap ng subscribers. Ang hirap sa umpisa na kahit 10, 20 subscribers mo, ang hirap palaguin yung YouTube channel mo. Kung wala ang gagawing iba, hindi ka sisikat sa YouTube or hindi ka panonoorin ng tao, hindi ka magkakaroon ng subscribers. Napakahirap. Kung alam nyo lang, tas ganito yung mangyayari, mahahack. It's affected your mind, lahat apektado, yung mood mo, yung utak mo, yung ginagawa mo, yung lahat apektado, yung mawawalan ka na ng gana, mag parang ama si self pity, para kang alam mo yun. Gawa ka ng bagong vlogs. Geeks, kung sakali hindi makuha o maibalik mga account. Tipuri yung madam, ask for help naman. Hindi ko naman alam kung lahat naman ng ibang vlogger matutulungan ako mga chaps. Hindi, yung ibang industriya kasi ng vlogging, hindi rin lahat dyan magkakaibigan, hindi rin lahat dyan magtutulungan. I'm telling you right now, I'm real talk. Hindi lahat ng vlogger, kala mo magtutulungan, nagko-collab-collab lang yan for the views din naman eh. Pero hindi lahat dyan talagang intact together, you know? So, I'm not saying this sa ibang vloggers, no? Pero may mga ibang vloggers kasi na hindi mo rin talaga... Hindi rin naman nila alam kung paano ka matutulungan. Hindi rin naman sila nila alam kung, you know, unless na-hack na sila before. Unless na-retrieve nila yung account nila before, they can help me. Like, voluntary helping me, you know? If there's a vloggers there, kung merong mga vloggers dyan, nakapa ako content creator na nahack na before, kung kaya nyo akong tulungan, please, kung matutulungan nyo po ako, I appreciate na matulungan nyo ako ma-retrieve yung account ko. And kung hindi ko man ma-retrieve na yung account ko, I think magbabago ako ng another Madam Kilay YouTube, pero back to zero, ang hirap ng ganon, putang ina. Sabi ko nga kanina mga chaps, kung po pwede lang, lilipad ako ng New York. Ulit kasi sa New York ang Google ano office eh. And I think meron din YouTube doon office. And hindi ko naman alam kung i-accept nila yung ano ko artista. Hindi ko naman alam kung i-BIP nila ako para lang ma-retrieve yung account ko, no. Kaya mo yan. Basta yun lang, kung meron po dyan makakatulong sa akin, mga kapwa ko vloggers, content creators, na nahack na before at may knowledge sa ganitong case, katulad na nangyari sa akin, na-appreciate ko kung tutulungan nyo ako, na-appreciate ko kung mariretrieve yung aking account back. Kahit mabura na yung ibang mga videos doon, bahala na, basta maritrieve ko lang ulit yung account ko. And kung hindi man talaga, nanginginig ako mga chaps, I'm so sorry. Alam mo kasi, may mga tao kasing ganon. Hindi ko masasabi kung sa Pilipinas to or ibang lahi itong nag-hack ng Facebook, ng YouTube account ko ha. Kasi meron talaga rin ibang lahi na nag-hack ng YouTube account. Then binibenta nila.
Itong mga naman mga butang inang to, akala mo naman, napakadali nilang iyak eh. Mga tamad. Ha? Kung Pilipino man yung nag-hack ng YouTube account ko, napakatamad. Gusto mo easy money, hack-hack ka pa ng YouTube account para easy money, makuha mo yung kinikita ng mga YouTuber, vlogger. Why? Pwede ka gumawa ng sarili mong account para magpasikat ka din dyan, para naman may sarili ka din kita. Hindi yung i-hack mo yung mga account ng mga vloggers. Madam, pasensya na kung nagmumura ako mga chapsadel sa galit ko talaga ngayon and sa bugso ng nararamdaman ko ngayon na naiinis ako at wala pa akong tulog dahil kanina ko pa talaga gustong i-retrieve yung account ko. Madam, nalaka-live po yung YouTube account nyo po, pero ang profile po is yung picture nyo din, iba lang po ang pangalan. Pwede pala burahin yan ng kahit sino. Ano ba yan? Nagtataka ka. Alam mo ba dito sa Facebook page, mahirap mabura minsan yung pangalan eh. Mahirap burahin yung pangalan or mahirap mapalitan yung pangalan ng Facebook page, lalo na kung verified. Medyo matagal. May mga request na gagawin. Ewan ko ba, bet sa YouTube, napakadali. Napakadaling magbago ng pangalan. Napakadaling baguhin lahat yung mga identification dun. Nako, totoo, ang hirap makabingwit ng napakahirap makakabingwit ng subscribers, mga chaps. Kung yung iba, madali sa kanila, i-delete yung YouTube account nila. Ako, yung YouTube account ko, is chine-cherish ko yan dahil nandyan lahat yung mga video simula nung nag-umpisa ako ng Madam Kilay. Nandyan lahat yan. And memories ko yung mga yan. Sa iba mga vloggers, dinidelete nila yung kanilang YouTube account dahil ganito, ganyan, napakababa ng dahilan. Ako mga chaps, sinicheris ko lahat yan. Kaya kahit sabi mong 1.7 lang yung 1.1 million subscribers lang yan, cheris ko yan lahat. And I'm so grateful na meron ako mga subscribers katulad nyo na talaga nakasubscribe sa channel ko na sobrang talaga napaka-loyal. Hindi ko man niya mababawi yung 1.7 na yan sa kung magagawa man ako ng bagong YouTube account. But, ang hirap sa dibdib. Nagpa-fundraise yung pumalit na account mo, nagagamit talaga ng tao po para makumita. Madam, gawa ka na lang ng YouTube. Back to zero. Check nyo po ito. Sige po, kung sino lang nakakaalam ng ano, naubos na yung luha ko mga chaps. Kanina pa akong 12 a.m. umiiyak. 12 a.m. na kanina pa nagpapanik at nasa-stress. At wala pa akong tulog. Sobrang umaga na dito sa amin. Gusto ko lang kayong i-update na yung YouTube ko po ay nahack. And sana itong channel, itong Facebook ko hindi mahak. Ito niya sobrang puyat, pero maganda pa din. Nakatawa pa, madam. Katapos ng iyak, kaltawa naman. Para lang maibsan yung nararamdaman ko, tinatawa ko siya. Para hindi ako masyadong mag-shake ng bongga dahil sa nangyari. Ako nga, demonyo, ako nung start ulit. At ito pa ang matindi, ha? Ito pa matindi, mga chaps. Magwa 1-year anniversary yung Slimming Cake ko. And ang bala ko talaga, pag nag 1-year anniversary yung Slimming Cake ko, lahat ng subscriber ko sa YouTube, pati subscriber ko sa Facebook, talaga magbibigay tayo ng ayuda. And subscriber ko, and then followers ko sa Facebook, YouTube, and Slimming Cake, eh talaga magbibigay tayo ng ayuda na 100,000 pesos. Kaya lang, hindi ko lang mariretrieve kung sino yung mga subscriber ko sa YouTube ko. So, gagawa tayo ng panibagong YouTube. Oh my God, grabe naman yan. Nahak, Madam Kilay, go create ka na naman, mag-subscribe ko dito lang po kami. Maraming salamat mga shops ha, sa mga susuporta pa din. Kung makagawa man tayo ng panibagong channel, maraming salamat sa support. Yan lang naman nakaaway mo, madam, diba? Hindi ko alam, baka itong chismosa kong kapitbahay dito, nagbayad para lang mahack yung YouTube account ko. Digo, may pera naman din niya, mga pensyonado yan eh. Baka may binayaran silang tao, naghanap sila, nag-search sila, na hindi ko alam ha, baka kasi
paisi-isi lang siya dyan since nung nag-away kami dyan sa labas. Baka binabackfight na pala ako, gumagawa na pala ng move para ma-hack yung account ko. Basta. Kung gagawa ko ng YouTube account, mga chaps na bago, please sana supportahan nyo pa rin ako. Sana i-subscribe nyo kung magkakaroon man ako ng bago kong channel. And kung mariretrieve naman yung bago kong yung luma kong account is sana nga maretrieve. Jackpot ako doon. Good luck sa akin kung maretrieve ko man. And again, kung may makakakilala kayo ng mga vloggers, please tag them. Tag them dito sa live ko para kung makahelp man sila, mahelp nila ako, maraming salamat. Tatanawin kong utang na loob yan kung mahelp nila ako. Tag your vloggers na kilala na kung pwedeng makatulong sa akin. Na alam nyong mabait na pwede akong tulungan na talagang bukal sa loob nila. Ayoko naman siyempre na mag-beg na hindi naman nila ako kayang tulungan, no? So, sana itag nyo sila dito and ma-message nila ako or ako mag-message sa kanila. Kasi yung iba kasing vlogger natin naka-private, so hindi rin naman sila pwedeng mame-message agad-agad, no? So sana nga matulungan nila ako. Actually, nakausap ko na, may isa akong vlogger na nakausap kanina, pero hindi rin niya masyadong alam. Pero natulungan niya ako, kaya lang pang Facebook lang yung naano niya sa akin. Pero ang problem ko kasi is YouTube. But anyway, kung meron kayong makakilala mga chaps na vloggers na pwedeng makatulong sa akin, please help me. Maraming salamat kung matutulungan niyo po ako ma-retrieve yung aking account, mga chaps. Diyos ko, nakakaloka. Itatawa ko na lang muna talaga to dahil kanina pa ako, di mo magang-magana yung mga mata ko, mga chaps, so sobra kanina pa to. Wala akong tulog, kakaisip. Wala akong tulog na stress ako, hindi ko nga makausap pamilya ko eh, kasi ayoko rin naman din nag-aalala sila. So, please, kung meron ka kayong kakilala, bago share this post, tag them, para matulungan man nila ako. Maraming salamat. Maraming salamat, mga chaps. Ay, sana supportahan niyo ako sa isa ko pang YouTube channel kung makaagawa tayo, ha? Salamat, mga chaps. Mamaya pa ako matutulog dito. Ito, tinan niyo, mga chaps, oh. Tinan niyo yung mga hawak ko dito. Ito, kanina pa ako nagsesearch. Ilang cellphone yung hawak ko dito. Kanina ko pa ginagawa kung anong pwede kong gawin. Medyo nahirapan talaga ako. Again, sa mga YouTube vloggers na kasama ko sa industriya, maraming salamat sa mga katulong sa akin. Please tag them, mga chaps. Salamat. Sobrang magayamat ako, eh.